Ika-apat ng Pebrero 2012. Lamang ang New Jersey Nets ng 10 laban sa New York Knicks sa first quarter pa lang. Naisipang ipasok ni Coach Mike D'Antoni si Jeremy Lin dahil lahat ng players na kanyang ibinabad sa loob ay wala namang nagawa. Ngunit nagulat ang lahat ng tao na nasa Madison Square Garden dahil ang isang di kilalang Asian player na si Jeremy ay nagpakitang gilas. Umiskor ng 25 points sa 36 minutes na paglalaro. Nanalo ang New York Knicks at ang Linsanity ay nabuhay. Sinundan pa niya ito ng mga kagilagilalas na performances at si Jeremy Lin ay naging legit NBA star. Ngunit pagkatapos ng 10 taon, sa edad lamang na 32, isang video ng umiiyak na Jeremy Lin ang nakita dahil wala nang team na may gustong kumuha sa kanya. Because I feel like in some ways the NBA has kind of given up on me. Ano ang totoong dahilan ng bigla ang pagkawala ni Jeremy Lin sa NBA at nasaan na siya ngayon? Ito ang totoong kwento ng pag-angat, pagbagsak at muling pagbangon ni Jeremy Lin. Mr. Goodbye! Yeah! Si Jeremy Shuhao Lin o mas kilala bilang Jeremy Lin ay anak ng mag-asawang Gaymin Lin at Shirley Lin ay ipinanganak noong August 23, 1988 at isang Taiwanese-American. Lumaki siya sa San Francisco Bay Area kung saan ang kanyang mga magulang ay nag-migrate mula Taiwan. Naging pamilyar si Jeremy sa larong basketball dahil silang magkakapatid ay tinuruan ng kanilang ama sa isang basketball court sa kanilang komunidad. Dahil na rin sa suporta ng kanyang mga magulang, ay lalong ginanahan si Jeremy sa larong ito. Sa kanyang huling taon sa high school noong 2005 hanggang 2006, si Jeremy ang naging kapitan ng kanilang team sa Palo Alto High School. At dahil sa kanyang husay, ay tinanghal siya bilang manlalaro ng taon sa Liga ng mga Eskwelahan sa San Francisco, California. Bagamat siya ay mahusay, hindi pa rin nakaligtas si Jeremy sa mga mapangasar na mga tao. May mga pagkakataon na siya ay nabubuli dahil sa kanyang pinagmulan, racism kumbaga. May mga taong tinatawag siyang wonton soup, sweet and sour pork, o di kaya ay nabubulyawan siya na bumalik sa China at kung minsan pa nga ay sinasabihan siyang idilat ang kanyang mga mata kahit siya ay nakamulat namang talaga. Sa kabila ng mga natamong hindi magagandang bansag dahil sa kanyang pagiging Asyano, ay nagtapos si Jeremy ng kanyang senior year na mayroong average na 15.1 points, 7.1 assists at 6.2 rebounds at 5.0 steals per game. Nakakamanghang record kung iyong titingnan, subalit sa kabila ng kanyang ipinakitang pagpupursige, talento at gilas, ay hindi pa rin yun sapat upang makakuha siya ng scholarship sa mga paaralan sa kolehiyo. Naisipan ni Jeremy na ipasa ang videos ng kanyang mga laro, lalo na sa mga parte kung saan siya ang bumibida upang makita ng mga paaralan ang kanyang potensyal. Ipinadala niya ito sa iba't ibang paaralan tulad ng University of California sa Berkeley, at maging sa kanyang pangarap na paaralan ang Stanford University at UCLA. Pero siya ay bigo at ni isa sa mga ito ay wala siyang natanggap na tugon. Buti na lang, ang Harvard University ay nagbigay ng tsansa sa kanya at nangako na bibigyan siya ng pwesto sa team. Hindi man yun ang pangarap niyang paaralan, ay nagbabakasakali pa rin si Jeremy kasama ang paniniwala na isa itong daan upang maabot niya ang kanyang pangarap. Nang siya ay nasa Harvard, ang assistant coach na si Bill Holden ay hindi bumilib sa estilo ng paglalaro ni Jeremy. At para sa kanya, isa lamang itong Division 3 player. Ang Harvard kasi ay kabilang sa Division 1 na liga sa NCAA. Nais baguhin ni Jeremy ang pananaw nito sa kanya, kung kaya't lalong pinag-iigihan niya ang pag-iensayo at paglalaro. Isang hapon ay napanood ni Holden ang isang mahigpitang laro kung saan nagpakitang gila si Jeremy at dahil dito ay siya na ang naging paboritong manlalaro ng kanyang mga coaches at nang kumalat ang balita tungkol sa galing ni Jeremy lalo na sa mga universidad na hindi kumuha sa kanya dati, nagpahayag ng panghihinayang ang mga head coaches ng mga universidad na ito kung bakit hindi nila kinuha si Jeremy Lin sa kabila ng pagpapadala nito ng video sa kanila. Sa taong 2007-2008 bilang sophomore, siya ay napili bilang All Ivy League second team dahil sa kanyang average na 12.6 points per game. Dahil na rin sa mga papuri ay lalo pa niyang ginalingan at sa kanyang ikatlong taon sa Harvard ay siya lamang ang nag-iisang Asyanong lalaking manlalaro na rumanggo sa top 10 ng NCAA division at siya lamang rin ang napili para sa All Ivy League first team.
humakot ng iba't ibang awards sa kanyang college basketball career si Jeremy at pinatunayan niya na kaya pala ng isang Asyanong makipagsabayan sa mga malalaki at mas athletic na players sa NCAA. Natapos si Jeremy sa kursong economics sa Harvard University noong 2010. Sa puntong ito, ninais na ni Jeremy na sumabak sa profesional na pagbabasketball dala ng kanyang kumpiyansa at magagandang record kaya sinubukan niyang sumali para sa 2010 NBA draft. Yun na lamang din ang kanyang pagkadismaya sapagkat ni isa sa mga team ay walang kumuha sa kanya. Buti na lang at kinuha siya ng Dallas Mavericks para sa minicamp at maging sa NBA Summer League. Tanging ang general manager lamang ng Dallas Mavericks na si Donnie Nelson ang nag-imbita sa kanya para sa liga. Dahil roon ay nabuhayan si Jeremy at saad pa nito na tanging si Nelson lamang ang nagbigay halaga sa kanya at iba ang pagtingin sa kanya hindi tulad ng nakararami. Matapos ang 5 Summer League Games ay nakatanggap na ng imbitasyon si Jeremy sa iba't ibang teams. Ang Mavericks, Lakers at Golden State Warriors. Pinili ni Jeremy ang Warriors dahil doon siya lumaki sa Bay Area. Kung kaya't noong July 21, 2010 ay pumirma siya ng 2 taong kontrata. Dahil dito, si Jeremy ang unang Amerikanong Taiwanese na takdang makapaglaro sa NBA na labis niyang ikinatuwa. Nagsimula na maglaro si Jeremy para sa Warriors pero nahihirapan siya makasalang sapagkat 2 ang dominating point guard noong time na yon, si Steph Curry at si Monta Ellis. Ang naging pinakaunang laro ni Jeremy ay noong siya ay makapaglaro sa huling minuto ng Warriors Asian Heritage Night. Dahil walang magandang break, ay bumagsak si Jeremy sa Warriors D-League team. Minalas din siyang magkaroon ng patellar ligament injury noong taon na yon, kaya napagpasyahan na lang niyang maglaro sa Chinese Basketball Association o CBA. Dito ay miyembro siya ng Dongguan Leopards kung saan siya ang naging MVP. Dahil sa parangal, ay bumalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili at muling sinubukan ang kanyang karera sa Amerika. At siya ay inilagay muli sa training camp ng Warriors. Ngunit binigyan din kaagad siya ng waiver. Pati na rin ang Houston Rockets ay nakapaglaro lang siya ng 7 minuto sa 2 preseason games. Ngunit nang magsisimula na ang season, ay inalis rin nila ito. Nang mag-Disyembre noong 2011, ay naimbitahan si Jeremy upang maging backup player para sa Knicks at ginawa siyang pang-apat na point guard. Sa sobrang pagnanais ni Jeremy na siya ay kilalanin tuwing kanilang training, ay siya ang laging nauuna at pinakahuling umuuwi. Ngunit wala siyang nakuhang playing time sa unang taon sa Knicks. At sa 2 season, ay napadpad muli sa isang D-League team na Erie Bayhawks. Sa isang laban kontra Maine Red Claws, lumabas ang totoong husay ni Lin sa kanilang pagkapanalo sa pamamagitan ng isang triple-double na performance na 28 points, 12 assists at 11 rebounds. Nakarating sa pamunuan ng New York Knicks ang naging laro niyang ito, kung kaya't siya ibinalik sa lineup noong January 23, 2012. February 4, 2012, first quarter pa lang, lamang na ng 10 ang New Jersey Nets at kahit ano pang paikot ni Coach Mike D'Antoni sa mga players niya, ay tila kapos pa rin sila. Sa puntong ito ay bigla niyang naisipan na ipasok si Jeremy at sa sorpresa ng lahat ay na-outplay niya ang point guard noon ng Nets na si Deron Williams. Sa buong buhay ni Jeremy, ito na nga ang hinihintay niyang pagkakataon. Bawat baton niya ng bola ay tila ba sigurado na pasok ito sa loob ng basket. Kahit anong bantay ng kalaban, nakakahanap ng puwang si Jeremy. At kapag nako-corner siya, ay naipapasa naman niya ang bola sa kakampi niya para sa isang napakahusay na assist. Bawat hawak niya ng bola ay maririnig ang sigaw ng kanyang pangalan ng mga tao. Hindi magkamayaw ang mga fans sa loob ng Madison Square Garden. Ito na marahil ang player na hinahanap ng New York Knicks. At ito na nga ang pagkakataon na inaantay ni Jeremy Lin. Nagtapos ang laro na panalo ang Knicks sa score na 99-92. Si Lin ay gumawa ng 25 points, 7 assists at 5 rebounds. Sinalubong siya sa akap ng lahat niyang kakampi sa gitna ng court at standing ovation naman ng lahat ng Knicks fans habang malakas ang tugtog ng Jeremy na kanta ng Pearl Jam. Sinundan niya ang performance na ito ng isang game-winning 3-point shot laban sa Toronto Raptors pagsapit ng Valentine's Day. At dito ay kumamada siya ng 27 points at 11 rebounds sa huling minuto ng laro at dito na nga nabuhay ang Linsanity Phenomenon. Sa puntong ito, nag-a-average na siya ng 22.5 points per game at 8.7 assists
at naging stats leader ng Knicks na tila ikinagulat ngunit medyo ikinaselos ni Carmelo Anthony. Pagsapit ng Marso, dalawang bagong kontrata agad ang kanyang pinirmahan sa Nike at Volvo. Ngunit buwan ng Marso din sa kanilang laban sa Pistons ay uminda ito ng pamamaga ng kaliwang tuhod at napag-alaman na siya ay may torn meniscus o injury sa tuhod. Kaya pagsapit ng March 31, kinailangan niya ng knee surgery at dito na nga nagtapos ang season ni Jeremy Lin sa New York. Dahil sa kanyang naging Linsanity moments, naging matunog ang pangalan ni Jeremy Lin sa loob at labas ng NBA. Sa pagkakataong ito, ay inalok siya ng Houston Rockets ng $25.1 million na kontrata sa loob ng 3 taon. Inasahan ni Jeremy na magka-counter offer ang New York Knicks sa 3 araw na palugit. Ngunit wala siyang narinig na offer galing sa kanila. Matunog ang usap-usapan na ang impluensya ni Carmelo Anthony ang totoong dahilan ng hindi pagbibigay ng offer ng New York Knicks. Pero ang totoo naman daw ay may balak sanang mag-offer ang Knicks kung hindi lang sa napakalaking luxury tax na aabot sa $28 million na kanilang babayaran pag nagkataon. Sa punto kasing ito ay lampas-lampas na sila sa salary cap ng NBA dahil sa malaking sahod ni Melo, Amari Stoudemire at Tyson Chandler. July 17, 2012, opisyal na nagpaalam si Jeremy sa koponan ng New York Knicks at opisyal naman siyang winelcome ng Houston Rockets. Naging average lang kung irerate ang kanyang paglalaro sa Houston Rockets sa season ng 2012 at 2013. Bukod sa isang pagkakataon na hindi nakapaglaro si James Harden, ay nanumbalik ang Linsanity moments niya at gumawa ng 38 points, 3 rebounds at 7 assists. Sa puntong ito, lalong lumawig ang kanyang kasikatan hanggang sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Asia. Pag nagbukas ka ng TV sa Amerika, ay maya't maya din ang palabas ng kanyang commercial sa Volvo at naging front page pa siya ng GQ Magazine noong November 2012. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay na-sprain ng kanyang dating inoperahan na tuhod habang nakikipaglaban sa Atlanta Hawks at lumiban siya ng 6 na laro at 4 na NBA games uli ang kanyang na-miss sa buwan ng Disyembre dahil naman sa back spasms. Muling nagbalik si Jeremy Lin sa sumunod na taon, 2014, buwan ng Pebrero, pero dahan-dahan siyang nawawala sa rotation ng Houston Rockets sa puntong ito. Pero swerte pa rin si Jeremy dahil kinuha naman siya ng LA Lakers na pinangunahan noon ni Kobe Bryant. Subalit dala ng kakaibang estilo ng laro ni Jeremy Lin at ang nais ng coach nila sa Los Angeles ay nahirapan siyang mag-adjust kung kaya't siya ay inilagay bilang maging bangko. Ayon pa sa kanya, ay nadismaya siya sa naging desisyon at talagang nahirapan siya. Matagal-tagal rin bago siya nakapaglarong muli dahil nagkaroon na naman siya ng upper respiratory infection. Matapos yon ay nailipat na naman ng team si Jeremy. Noong July 9, 2015 ay pumirma siya ng kontrata para sa Charlotte Hornets at siya ay na-assign bilang backup point guard ni Kemba Walker. Subalit tila kulang ang kanilang kakayanan nang sila ay na-sweep ng Miami Heat sa unang round ng playoffs. Hindi nagtagal, siya ay nakatanggap ng offer mula sa Brooklyn Nets at pumirma ng kontrata noong Hulyo 2016. Ngunit bumalik na naman ang kanyang mga injuries sa tuhod at likod. Kaya sa taong 2018, siya naman ay pinagpalit para sa draft pick at napunta sa Atlanta Hawks. Pero siya ay pinakawalan din at napunta sa Toronto Raptors. Kahit limited lang ang role niya at playing time, maswerte naman siyang nanalo ng kampeonato noong 2019 sa pangunguna ni Kawhi Leonard. Sa puntong ito ay naunahan pa niya si Carmelo Anthony na makakuha ng championship ring. Pero wala nang kumuha sa kanya sa mga sumunod na NBA season. Kaya napagpasyahan ni Jeremy na bumalik na lamang sa China at sumali sa koponang Beijing Ducks at pumirma ng kontrata noong August 2019. Sa Beijing Ducks ay isa siya sa mga star players. Sa 39 na laro, umaverage siya ng 22.3 points, 5.7 rebounds, 5.6 assists at 1.8 steals. Ebidensya na talagang may ibubuga ang isang Jeremy Lin pagdating sa larong basketball. Sinubukan muli ni Jeremy na pumasok sa NBA noong 2020 ngunit siya ay bigo. Kaya bumalik na naman siya muli sa China para maglaro sa Ducks. Ngunit dala ng kasagsagan ng COVID-19 habang siya ay pabalik mula sa San Francisco noong September 2021. Si Jeremy ay na-ospital at bumagsak ang pangangatawan dala ng virus. Halos 9 kilo ang binaba ng kanyang timbang. Aniya, siya ay labis na nahirapan dito at kapag naglalaro siya ay tila na uubusan pa rin siya ng hininga at pagod na pagod hanggang ngayon.
Si Jeremy Lin ang konkretong halimbawa sa kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. Ilang beses man siyang binaliwala at tinanggihan ay walang sawa naman itong bumabangon hanggang sa nahanap niya ang tamang pagkakataon upang ipamalas ang kanyang angking galing sa larong basketball. Mabilis man kung tutuusin ang kanyang naging karera sa NBA, di naman matatawaran ang iniwan niyang marka lalong-lalo na sa mga Asian Americans na nagnanais sumikat sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Ang totoong dahilan ng kanyang biglang pagkawala sa NBA ay hindi dahil sa ibang tao. Halimbawa kay Melo na sinasabi nilang humarang upang muli siya makapaglaro sa New York Knicks. At lalong hinding-hindi rin dahil sa pagiging Asyano niya. Para sa akin, ito ay dala ng mga unfortunate na sitwasyon kagaya ng mga injuries na natatamo niya sa mga panahong paangat na sana ang kanyang NBA career. At dahil dito ay nawalan siya ng momentum at maging ng panahon na rin. Sa isang malaking liga kagaya ng NBA, konting pagbagsak lang ng kakayahan mong maglaro, may nag-aabang na mas bata sa'yo na handang kuhanin ang iyong pwesto sa isang team. Sa kasalukuyan, si Jeremy ay nasa China kasama ng kanyang pamilya at naglalaro para sa kupunan ng Guangzhou Lung Lions ng Chinese Basketball Association. Kahit wala na siya sa NBA, ay tinatamasa naman niya ngayon ang pagiging sikat sa bansang China. Marami rin ang dumudumog at tumatangkilik ng kanyang mga sapatos, lalong-lalo na ang Jaylin 2SE. At itong buwan ka ng Agosto, ay nagkaroon ng pribadong laban si Jeremy Lin at Jordan Poole kung saan makikita pa rin ang walang kupas na galing ng nag-iisang Linsanity. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At syempre, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kita rin tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes, sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes, at sa Facebook page natin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang sumaya ang buhay mo.